Hindi malaman ni Maritoni Fernandez kung ikatutuwa o ikahihiya niya ang pagkakahuli sa kanya ng overspeeding sa Amerika. Ito ayon kay Maritoni dahil nasa halos magsi 50 anyos na siya. Buong detalye, bibigay sa atin yan ni Rocky. Itinuturing na actress na si Maritoni Fernandez na nakatutuwang experience ang naranasan niya nang mahuli siya ng overspeeding sa Amerika. Ayon sa actress, halos mag 50 years old na siya, kaya't maituturing niya raw na pwedeng ilagay sa kanyang bucket list ang pagkakahuli sa kanya. Nakatanggap ng babala ang actress na si Maritoni Fernandez sa otoridad matapos na mag-exceed ito sa speed limit habang nagdadrive sa Estados Unidos. Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Maritoni na na-amaze siya sa kanyang nakikita sa paligid ng Interstate 90, isang part sa New York State Thruway habang nagdadrive, kahit hindi niya napansin na lumagpas na siya sa 65 miles per hour na speed limit dahil sa sobrang excitement. Mabuti na lamang umano at mabait ang pulis na sumita sa kanya, bagamat nagbigay ito ng warning at nakipag-photo op pa sa kanila ng kanyang boyfriend na nakilalang si Dan. Sinabi pa nito na hindi niya alam kung magiging proud siya o mahihiya dahil first time niya makatanggap ng speeding ticket sa edad niyang malapit na mag 50 anyos. Sinabihan niya rin umano ang nasabing police officer na first time niyang makatanggap na speeding ticket at gusto niyang maging remembrance ito kung kaya't napapayag niyang magpakuha ito ng picture kasama sila. Samantala, bagamat masayang-masaya ang aktres sa kanyang pagbabakasyon sa Amerika, hindi pa rin ito nakakalimutan na gunitain ang araw na nasita siya sa overspeeding ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Aurora Moynihan. Si Aurora na pinagdudahang nagsusupply ng party drugs sa mga showbiz personalities ay natagpuang tadtad ng bala noong 2016 sa Quezon City at may nakalagay na sulat na nagbibigay ng babala sa mga drug suppliers sa mga celebrities na sila na ang susunod. At iyan ang balitang showbiz para sa DZRH Network News. Rocky, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.